Ayun naman, magandang araw! Ito nga pala ulit si Ubi, ang bagay niyong Jardinero. At kung hindi ka pa ang member ng channel ko, all you gotta do is to click the subscribe button at hit mo na rin ang bell para ma-notify ka naman sa mga susunod kong video. Anyway, andito pa rin po tayo sa bahay ng airports ko sa Logo Beaches. Kaya very evident yung sound na mga manok. Hindi po kami sa bongero, wala po kami yung farm ng mga manok na panabong actually sa kapitbahay namin yan. Kaya maririnig mo talaga siya sa background. And nagulat ba kayo na puro tropical, tama ba sinabi ko, tropical plants ang nasa harap ninyo at hindi mga cactus. Actually, dito po kasi sa bahay namin, more on indoor and outdoor plants kami. Tapos nag-aalaga rin yung airport ko ng succulents na kung unti-unti nagpropagate siya. Hindi pa po kami nagbibenta ng alaman, we're just starting to to increase the numbers ng plants na meron kami. And itong mga murang halaman na to, gusto ko lang sila i-highlight kasi sa merkado, yung lush na aglaw, yung lush na Diffenbachia, eh mahal. So, ang ginawa namin para magkaroon kami ng sample plant ng mga to, actually, pumunta kami sa pinakamurang garden shop na makakakuha kami ng aglaw at nitong Diffenbachia na to. Hindi naman po sila rare, hindi po sila katulad ng mga aglaw na iba, katulad ng chandang na medyo expensive. Pero, ang kagandahan lang is napakabilis alagaan, hindi masiselan ang mga halaman na to. So, unang-una natin tatandaan kapag bibili tayo ng halaman, mas maganda kung aalamin natin kung sila ba yung nagpropagate nun, binilang ba nila yun, ano yung soil mix na ginagamit niya, or paano niya binibilad sa araw, or sa location niya nilalagay normally yung halaman na yun. So, itong halaman na to, yung aglaw na pink na to, I forgot the ID, yung binigay ko sa amin ng tito ko, isang tangkay lang siya. Tapos, itong Snow White, isang tangkay lang din siya. Isang tangkay pa rin naman siya, pero yung dahon niya, mas dumami na. And then, matutuwa si Plantito at Plantita ng Taligot, nakita nila ang mayan na to. Kasi, when they give it to us, free, dun sa kasama ng mga orchids na binili ng tatay ko, napakalit ko ng mayan na to. Alright? Tapos ito, binili lang namin ng 150. So, ang bilis nilang lumaki kasi hindi sila masela sa soil mix. Ang ginagamit namin soil mix is yung apalang ng bigas, tapos yung organic soil, tapos since malapit kami sa paggawa ng pintuan din sa may kanto, minsan hinahaluan lang namin siya ng konting puso. So, yung soil mix na ginagamit namin is something very nutritious para sa mga halaman na to. At the same time, hindi siya yung nag-deplating. Napansin lang namin na yung mga aglaw, Diffenbachia, gustong-gusto nila na loosey yung ano, or loose yung soil na gagamitin mo sa kanila. Gusto nila yung nakakahinga, gusto ng roots nila na nakagalaw ng malaya. Then, definitely, fast-draining yung soil. Yun yung mga gustong-gusto nila. Hindi namin sila araw-araw binibigyan. One thing for sure siguro dahil summer ngayon, at least 3 times a week will be enough para ma-rehydrate yung mga halaman na to. And ang bibilis na lang lumaki kasi tawag nito sa isang tangkay na tropic marian, if you will look into it, dalawa na siya, tapos dumadami ang mga dahon niya. Lalong-lalo na to, na if you will look into it, di ba ang bigat? Nabili lang po namin to ng 150. Kaso, ang ganitong kalash na marian na at ganito ka-healthy, hindi mo na yan mabibili ng 150. Definitely something costly, mas mataas sa 150 kasi totally established na yung roots niya, tapos may mga maliliit pa siya na pops na pwede mo nang tanggalin. So, yun lang, medyo mainit na panahon or medyo mainit na klima, gusto nila humid, mahangin. Pero when it comes to sunlight, ayaw nila yung direct ang natatama ng sun.
So, gaya na lang sinabi ko sa inyo, laki kami dahil yung santol dyan sa harap at saka yung avocado. Nagsiserve sila as, you know, as a shield to filter the sunlight. Yun, hindi sila direktang dinadapuan o natatamaan ng araw. And dahil nga doon, hindi nasusunog yung balat nila. Kasi the more sun exposure ang ibibigay mo sa halaman na to, the faster na mag-dry yung leaves nila. Pero kapag medyo tago or medyo shaded yung area, tapos mahangin, medyo mainit pero mahangin, nagugustuhin nila yun. At least kahit papano, yung leaves nila tumatagal, unlike na kapag masyadong mainit tapos direkta pang natatamaan ng araw, makikita nyo nagbabrownish-brownish na sila. So, ayun lang po yung mga 3 simple steps na kailangan natin tandaan. Hindi naman natin sila kailangan diligan araw-araw, at least have a good interval dun sa watering schedule nila. At least siguro after i-alter mo lang yung araw, like MWF. Kasi as long as na moist naman yung soil nila, okay na sila doon. Hindi naman kailangan na dapat laging basa. So, as long as na moist, not to the extent na basang-basa sila, or sinasabi natin na parang putik na. And yung sunlight, dapat shaded lang, pero mas maganda kung doon mo siya ilalagay sa mas nahangin ng sila. Kasi yun yung parang tumutulong na mag-develop ng mga daon nila. And then, the better na mas mainit, pero shaded, mas maganda. And the good thing about it, napakadali nito ipropagate kasi kahit cuttings lang, magugat na yan. Itusok mo lang sa lupa after, let's say, 7 days, may magugat na yan. Just like this, ganun po siya sa mother plant na to, itong maliit na to. Nagkaugat na po yan. At saka kung bubunutin ko, madudumi kasi yung kamay ko. Pero kung bubunutin ko po siya, may ugat na po siya talaga. Sige na nga, bunutin ko na. Takot-takot, iba. Masira. Oh, ayan o. Diba? May ugat na po siya. So, napakadali niya. Hindi niya kailangan ng ma-fertilizer na lupa. Hindi niya kailangan ng masyadong aruga. Lagay mo lang siya sa tamang lokasyon kung saan siya lalago, then makikita mo. Mag-glow sila, then mag-lush sila ng ganito. At hindi naman, definitely kapag nag-lush na yung alaman, napaka-ganito sa mata eh. At saka hindi nila malalaman na, ay, mura lang yan. Ay, ano lang yan. Common na common lang yan. Pag nakita kayo ng ganito ka lush na alaman, definitely maramdaman mo is sana all. Sana ganyan din ang alaman mo. So, yun lang po yung mga update ko sa aming Aglao at Diffenbachia. Ito yung mga alaman na hindi ka magsisisi kahit namuro sila kapag inalagaan mo ng mabuti, gaganda at magiging magandang palumuti sa bahay mo. Ito nga pala ulit si Ubi, ang bagay ng habinero. Nagpapaalam. Salamat po sa support ninyo. Hanggang sa muli.